Magandang morning, Tito Johnson. Ayon nga sa bagong pag-aaral ng UNICEF, 74% ng mga kabataan dito sa Pilipinas ay mas nakakakain ng mga junk foods o yung mga masyadong matataba, matatamis at maalat na pagkain kaysa prutas at gulay. Sabi sa report, habang kumukonte yung serving ng gulay na nakakain ng mga 13 hanggang 15 anyos na bata, ay nakakainom naman sila ng hindi bababa sa isang bote ng soft drinks araw-araw. Meron tayong nakapatayam na mga magulang dito sa Valenzuela Gulayang Bayan Center at inamin naman nila na dahil sa kahirapan at sa taas ng presyo ng mga bilihin, napapadalas ang kanilang pagbili ng mga mas mura at mas madaling lutuin na pagkain tulad ng instant noodles kaysa sa gulay at prutas. Pero ayon kay Nanay Menchi, sinusubukan na niyang baguhin ito simula nang nakakuha siya ng trabaho bilang tindera ng gulay sa palengke. Malayo kami sa bayan. Mamamasahe pa kami, nagastos pa kami ng 50 pesos. Eh di, yun mga ano-ano na lang, instant na lang ang bibili namin. Kasi nandiyan lang sa tabi namin, nakakabili na kagad. Tapos madali lutuin. Para siyang puso ng saging. Hindi sila kumakain pag ginagata ko. Pero pag ginagawa ko siyang patis, yung gustong-gusto nila. Minsan mga junk foods, mas mura. Makatulad ng mga instant noodles, mura lang. Pwede nang isama sa kanin, pwede na rin siyang ulam. Pero sa akin, ayoko kasi may kapatid akong namatay dahil sa ganyan. Poor dilata. Umiwas sa mga junk food, yung mga ready to eat. Sana kahit mahal, basta yung original, yun ang dapat makain. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, layon ng UNICEF na makatulong sa pamahalaan sa pagbalangkas ng mga pulisiyang maghahatid ng mas masustansyang mga pagkain sa bawat bata at pamilya. Kung magpapatuloy daw kasi ang ganitong klaseng diet, ay mas marami pang bata ang maaaring maging obese o overweight o di kaya naman ay nagkukulang ang pagdevelop ng kanilang isip at pangangatawan. Dito, Johnson. Maraming salamat, Andrea Taguines.